Dadagdag na ng supply ng NFA rice sa mga bigasan sa ilang palengke sa Metro Manila at dahil yan sa dami raw ng mga bumibili ngayon. Pero sa ilang probinsya, ilang nagtitinda ang inire-reklamo ng panluloko sa mga suki nila. Nakatutok si Mark Salazar. Halos hindi magkamayaw sa pagkikilo ng NFA rice ang mga nagtitinda sa Commonwealth Market sa Quezon City. Maaga pa lang kasi mahaba-haba ng pila ng kanilang mga suki. Mas mabenta raw ngayon ang NFA rice kumpara sa commercial rice. Maganda yun ang quality. Kasi yan yung mga bago din, ang inipin na yan. 27 pesos kada kilo pa rin ang regular milled na NFA rice, 32 pesos naman ang well milled. Samantalang ang commercial rice naglalaro sa 43 hanggang 52 pesos kada kilo. Sa sobrang taas ng demand para sa NFA rice, nagdagdag na raw ang mga bigasan ng stock nila para hindi magkaubusan. Kung dati nasa 100 kilo lang ang kinukuha nila mula sa mga supplier kada linggo, ngayon nasa 200 hanggang 300 kilo na. Marami ring supply ng NFA rice sa Trabaho Market sa Maynila, kaya malayo raw na magkaubusan. Pero tila iba ang sitwasyon ng NFA retail outlet sa ilang probinsya. Sa Midsayap North Cotabato, nagre-reklamo mga mamimili dahil ang 27 pesos kada kilo lang dapat na NFA rice, ibinebenta raw ng 32 pesos. May NFA outlets pa raw na kulang kumagtimbang ng ibinebenta. Sa Ilocos Sur, ilang rice miller naman ang umano'y naghahalo ng NFA at commercial rice para maibenta ng mahal. Iniimbestigahan na raw ito ng mga otoridad. Sa Bataan, nagdagdag na ang National Food Authority ng 30 accredited retail outlet ng NFA rice. Dito sa Balanga, mula sa 8, naging 18 na yung retail outlets natin dito sa palengke. Ang talaga pong sinasabi namin ay huwag nang lampasan sa 5 kilos per customer. Pero sabi ko sa mga retailers, nasa sa kanila yon, huwag lamang kabang-kaban ang benta. Makatutulong raw ito na mapanatiling normal ang presyo ng bigas, hindi pa mahihirapan ang mga suki sa pagbili. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.